Dear Max FM with DJ Chini. Sa abala nating mundo, na sa araw-araw ay may maliliit at malalaking pagsubok. Madaling makakalimutan na biyaya ang bawat hininga at segundo na meron tayo. Mabilis malugmok sa ating mga reklamo. Mahirap makita ang kulay ng mundo. Ngunit may mga taong darating sa ating buhay na magpapaalala sa atin ng ating nakaligtaang dapat na pahalagahan. Dear Max FM, ang pagiging magulang ay walang katumbas na halagang sweldo. Dahil ang pagiging ilaw at haligi ng tahanan ay walang hanggang bokasyon natin dito sa mundo. Ako pala si Ruby, 30 years old. Taong 2018 nung nagtrabaho kami ng longtime boyfriend ko na si Lito sa Dubai. Plano kasi namin na after 2 years pag matapos ang kontrata namin ay magpapakasal na kami sa Pinas. Isang barista si Lito sa Dubai, ako naman domestic helper. Pero every week naman kaming nakikita during our day off. December 2019, dinala ako ng amo ko sa Saudi dahil taga-Saudi ang pamilya nila. Plano ng amo ko na balik kami sa Dubai by January 2020. Dahil sa March, matatapos ang kontrata ko at ng boyfriend ko. Kaso, hindi kami nakabalik agad. Dahil sa may problema ang amo ko na dapat nila munang isettle. Hanggang sa umabot kami ng 2 months sa Saudi. Tsaka ko din nalaman na 2 months buntis na pala ako. Tinawagan ko ang boyfriend ko at sinabing buntis ako. Natuwa naman siya. Dahil isang buwan na lamang uuwi na din kami sa Pinas. Hindi ko sinumbong sa amo ko na buntis ako. Dahil 1 month na lang naman uuwi na din ako. Hanggang sa kaka-extend namin sa Saudi, naabutan kami ng pagpasok ng coronavirus. Kaya kinausap ko si Lito na baka ma-extend ulit ako ng 1 month. Kaya mauna na lang siya sa Pinas. Pag matapos ang kontrata niya, para na din tutulong siya sa preparation sa aming kasal. Kaso, umabot na naman kami ng ilang buwan sa Saudi. Dahil yon sa travel ban. Kaya lumobo na nang lumobo ang tiyan ko. Tsaka ko inamin sa amo ko na buntis ako. Katulad ko, lungkot at takot din ang naramdaman ng amo ko dahil nasa Saudi kami. Batas kasi sa Saudi na bawal magsasama ang lalaki at babae pag hindi pa kasal. Lalo na pag malaman nilang buntis ang babae at walang ama ang sanggol. Dahil sa takot at awa ng amo ko, itinago nila ako sa bahay hanggang sa pagpanganak ko. Dahil bawal ako dalhin sa hospital kasi baka mahuli ako ng Saudi police. Kaya kumuha sila ng private nurse para sa akin at sa bahay na ako ng anak. Akala ko matatapos na doon ang kalbaryo ko. Dahil mas lalo pang tumagal kami sa Saudi dahil sa travel ban. Nung natanggal na ang travel ban, hindi rin ako makaalis sa bansa dahil walang papers or proof na kasama ko ang asawa ko sa Saudi. At isa pa, di rin naman kami kasal ni Lito. At kaya sa ganitong case, makukulong ako ng 2 months at 24 na latigo. Meaning to say, straight 12 days
2 latigo per day. Kaya gumawa ng paraan ang amo ko. Nakiusap siya sa mga mag-asawang Filipino na uuwi ng Pilipinas na ipapadala na lang ang baby ko dahil marami namang mag-asawa at mayroong mga anak na Pilipino sa Saudi. Kahit hindi ko kaya mailayo ang baby ko, para sa aming kaligtasan, pumayag ako na ipadala sa mag-asawang Filipino ang anak ko. Kinuha ko na lang ang personal details nila para makontakt ko sila at para kukunin na lang ni Lito pagdating sa Pinas. At nang dahil doon, nakabalik kami ng Dubai. Pero hindi agad ako pinauwi ng amo ko sa Pinas. Pina-extend ako ng 2 months. Nakiusap kasi na mag-e-extend ako. Dahil na rin may utang na loob ako sa kanila. Dahil sa sakripisyo na ginawa nila sa akin, pumayag akong mag-extend ng 2 months. Samantala, yung baby namin, hindi natuloy na kinuha ni Lito. Kasi napag-usapan din namin ang Filipinong nagdala na sa kanila na lang muna ang baby. Dadaanin ko na lang daw sa Bicol, tsaka ako uuwi pa Mindanao. Nung pauwi na ako sa Pinas, doon na nagsimula ang problema ko. Chin, ayaw nang ibigay nila ang anak ko. Pinabinyagan at pinagawaan nila ng birth certificate ang anak ko. Pumunta ako sa barangay hall para idemanda. Kaso hinanapan ako ng pruweba kung anak ko nga ba ang nasa mag-asawang yun. Ang sabi nila, tanging DNA test lang ang magiging susi para mabawi ko ang bata. Pero dahil wala na din akong sapat na pera, dahil naipadala ko na sa pamilya ko, dahil nga sa plano naming pagpapakasal, binili na rin ang mga hayop. Isa pa, may kamahalan din ang DNA test. Nung time na yon, halos mabaliw ako sa Bicol. Walang kain at tulog. Nakikiusap sa mag-asawa na ibigay na sa akin ang anak ko. Kalaunan, pumayag ang mag-asawa. Pero hinihingian ako ng 250,000 pesos. Dahil wala naman akong pera na ganung halaga. Umalis na lang ako at inisip ko na babalikan ko pa rin ang baby ko. Bago ako umalis, binantaan ko ang mag-asawa na hanggat di nila ibabalik ang anak ko, isa-isahin ko silang kulamin. Iisa-isahin kong kulamin ang pamilya niya hanggang sa maubos sila. Sinabi ko pa sa kanila na isusumpa kong may masamang mangyari sa pamilya niya para maramdaman ko. Maramdaman nila ang sakit na naramdaman ko. Pero yung pagbabanta ko, Chin, hindi ko naman talaga totoong intention na totohanin yun. Dahil hindi naman kami mangkukulam. Nadala na lamang ako sa emosyon ko. Umuwi ako sa bahay sa Mindanao. Sa halip na maawa si Lito at pamilya ko sa akin, mas lalo pa akong sinisisi nila sa nangyari. Three weeks after nung umalis ako sa Bicol, ang husband ng mag-asawa na kumuha sa anak ko ay nadisgrasya at nasa kritikal ang kondisyon. Wala pang linggo, matapos ang nangyari, nasunugan sila. Kung saan isa sa pamilya nila ang namatay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nagkatotoo ang sumpa ko sa kanila. At wala pang isang buwan, nagkaroon ng malubhang sakit ang babae na kumuha sa anak ko. Dahilan na wala na silang kakayahan para alagaan ang anak ko. Kaya bigla na lang ako nakatanggap ng tawag mula sa kanila.
at pinapunta ako sa Bicol. Humingi sila ng tawad at binigay ang anak ko. Pero bago pa ako pumunta sa kanila, dumaan muna ako sa barangay hall para magpasama. Para na din sa kaligtasan ko. Nung matapos kong nakuha ang bata, nagbitiw ako ng salita na kung totoo man ang sumpa at kung sumpa ang sinapit ng pamilyang yun, binabawi ko na. Araw-araw akong nakibalita sa kanila. At naging okay na kami pareho. Nagkapatawaran na. At nagsisimula na ang loob. Ang lahat ulit. Kaya sa ngayon, naging okay na din ang pamilyang minsan naging kaaway ko. Isa pa, kasal na din kami, kamakailan lang ni Lito. Chin, tanong ko lang, totoo nga bang makapangyarihan ng sumpa? Hanggang dito na lamang. At pakitugtog na lamang ng mga kanta ko. Sayo Lamang by Eric. Ako'y ako. At malayo pa ang umaga. Ang inyong kamax, Ruby. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. With DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM. With DJ Chini.